Kailangan niyo pong umanib sa iglesia na pinamumunuan ni Soriano para maligtas po kayo. Mapagpalang araw mga kapatid, sasagutin po natin sa video na ito ang pandarayang sagot ni Soriano sa tanong ng isang binata. At yung nagtanong, sana mapanood mo ang video na ito. Bradley, sabi po sa Baptist Church, walang iglesia ang makakapagligtas sa atin kahit ang bautismo ay hindi makakapagligtas. Totoo po ba ito? Nakarangtaduhan ng Baptist Church yan, anong walang iglesia? Nagtayo nga si Kristo ng iglesia eh. Nagtayo si Kristo ng iglesia at ang iglesia ay ang mga mananampalataya. At ang iglesia na ito ay nagtuturo na ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang at hindi sa pamamagitan ng pag-anib sa isang samahan gaya kay Soriano. Tulad ng nakasulat sa Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay mula sa silong ng langit na sukat po nating ikaliligtas. Yun po ang Panginoong Hesukristo. At yan din naman ang turo mismo ng Panginoong Hesukristo. Nakasulat sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Napakalinaw po. Bakit magtatayo si Kristo ng isang entity na hindi naman pala, wala naman palang kinalaman sa kaligtasan? No? Basahin natin ang 5:23 ng Efeso. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Si Kristo pangulo ng iglesia. Yung iglesia ang pinapanguluhan ni Kristo, hindi mo kailangan. Ba't naman siya nangungulo sa isang entity na hindi kailangan? Hindi makakapagligtas. Eh si Kristo nga ang tagapagligtas ng katawan eh. Ano ba yung katawan na kanyang ililigtas? Basahin natin ang Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. O, di ang ililigtas ni Kristo ay ang katawan, eh ang iglesia. Tapos sasabihin mo, hindi makakapagligtas. Si Kristong tagapagligtas, ang ililigtas ay ang katawan o ang iglesia. Umamin si Soriano na ang tagapagligtas ng iglesia ay si Kristo. Yun naman pala eh. Kaya bakit mo gagawing tagapagligtas ang iglesia kung ang iglesia na ito ay nangangailangan din mismo ng tagapagligtas na si Kristo? Napakasimpleng talata na hindi maunawaan ni Soriano. Sa Ephesians 5:23, mali po ang pagkaunawa ni Soriano. Kasi sabi niya, ililigtas pa lang ang iglesia. Ang totoo po niyan, ang iglesia sa talatang ito ay mga ligtas na mananampalataya ni Kristo. Ang iglesia ay kinasangkapan ng mga mananampalataya at ang bawat mananampalataya ay kinilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa 5:23 ng Ephesians, si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia. Bakit? Kasi si Kristo ang kinikilalang tagapagligtas ng iglesia. The church is not the building but the saved believers. Ito po ang tamang pagkaunawa. Ngayon, ito ang tanong. Mayroon bang naligtas na hindi naging kasapi sa iglesia na itanayo ni Kristo? Kung si Soriano po ang pasasagutin, wala. Kasi tagapagligtas niya, iglesia. Ginawa niyang hindi sapat ang kaligtasan na ginawa ni Kristo, kaya dinagdagan niya ang doktrina sa kaligtasan ng pag-anib sa iglesia para maligtas ka. Pero kung Biblia ang ating pasasagutin, mayroon po at marami. Halimbawa, una, the thief on the cross. Luke 23:40-23. Anong sabi ni Kristo? Ngayon din, dadalhin kita sa paraiso. Saan ang iglesia dyan? Pangalawa, the penitent woman. Luke 7:37-50. Anong sabi ni Kristo? Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa. Nasaan ang iglesia dyan? Pangatlo, a publican was saved by faith. Ito po ang nakasulat sa Luke 18:13-14. Two men went up into the temple to pray. The one, a Pharisee, and the other, a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in a week, I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other.
For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Saan ang iglesia dyan? Pang-apat, the paralytic man, Matthew 9 verse 2. Ito po ang sabi ng Panginoon. Jesus saying their faith and said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Nasaan ang iglesia dyan? Itong si Suryano maraming alam na mga talata pero hindi alam kung ano ang tamang unawa. Ikaw naman na walang alam sa Biblia ay naniniwala sa pandaraya kaya ka nadaya. Bobo talaga yung mga pastor nyo. Malaking kagaguhan, di alam ang Biblia eh. Eto naman, kung di man luloko mga tarantado yan. Hindi pala makakapagligtas ang iglesia. Eh ba't iglesia rin kayo? Baptist! Kami po ay mananampalataya sa Panginoon at sabi niya, sino man ang sasampalataya ay hindi mapapahamak bagkos mayroong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, say believers po ang katawan ni Kristo na siya ring iglesia. Ang iglesia po ay hindi daan sa kaligtasan kundi nagtuturo lamang kung sino ang daan sa kaligtasan na nakay Kristo. Si Kristo po ang kaligtasan po ng tao. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng iglesia, dapat ganito ang sabi ng Biblia eh. Sino man ang sasapi sa iglesia ni Kristo ay maliligtas. Kaso hindi po eh. Kundi ganito po. Sino man ang sasampalataya sa Panginoon ay maliligtas. Yan po ang malinaw na sinabi ng Biblia sa John 3:16, John 5:24. At sabi pa sa Romans 10:13. Maraming salamat po sa inyong panunood.